Magkano ang kinita ko sa Grab Food sa bagong update ni Grab? Ay, 612 Grab. Wala ako. Small gate, baka dito. Tao po. Kay Joe po. Sir. 347 lang po. Okay na po sir. Salamat po. God bless po. Alright. 347. Binayad 350. We have 3 pesos. Wow! Not bad. Not bad. Alright guys. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ay babiyahin na tayo ng Grab Food. Alright. So this is the second day kung saan ay nag-update ng bagong matrix si Grab. So paalamin natin kung kikita pa ba tayo bilang isang Grab Food rider. Although itong mga nakarang araw, nung October 25 Wednesday, nagkaroon ng strike na pigil pasada, may ibang mga nag-rally. Pero ganun pa rin, tuloy ang buhay. So kailangan natin lumaban. So pabiyahe tayo guys. So ngayon pupunta ako sa Grab Kitchen para doon ako maghihintay ng booking. Sana pasukan ako ng booking. Right, so samahan nyo ako ngayong araw sa aking biyahe. Tara, let's go! Motor Riders Parking. O booking, sana ay lapitan mo ako. Sana pasukan tayo agad ng booking. Tara, let's go. Yes sir, meron na tayong booking. Wow! Sana all. Shawarma Shark, SM Fairview, dalawa agad. Three, four, seven. Sir, 347 lang po. Okay na po sir. Salamat po. God bless po. Salamat po sir. Ginagawa mo. Binigyan mo ako. Ayun na siya nga. Ang SM Fairview. Ayan na nga siya. Ang hindi lang maganda dito, iikot ka pa para makapunta ka sa parking lot. Iikot ka sa Belfast. Eh, sa ngayon, napaka-traffic sa Belfast kasi yung mga estudyante dito sa may eskwelahan dyan, yung mga rich kid na mga estudyante dyan, hindi natin makikita guys sa video. Pag nag-uwi na sila, since alas 2 na, 2:21 time check. Pag mag-uwi na sila, syempre susunduin sila ng kanilang mga magulang. So dahil yung magulang nila ay mayayaman at meron sila mga kotse, yun, kaya nagta-traffic. One student, one Montero. Ganun yung nagiging bigayan dyan. Kaya nagta-traffic dito sa Belfast. Pero bihira naman talaga sana mag-traffic dito kung meron lang silang parking lot doon sa may eskwelahan nila. Alright, so update tayo pag nasa loob na tayo ng SM. Much, much, much later. Ginagawa mo! Nakakawin traffic. Oh, pre, ang dami na. Minasukan din, saan tayo? Carita corner, 67. Plus 8. Second dark. Saan to? Patente corner, food court. Pumuntahan na natin. Ano na ako pre? Potato corner. Ako sa'yo. Kaya may Grab 504.
Saan may malit? Okay, Martin. Ito lang po yun, madam. Maraming salamat po. Much later. So may booking ulit tayo. Ito. Sa Pizzeria Salagro. Ayun. Magkano siya? 77 plus 8. Deliver naman, malanting. Babalik ulit dito. Magbayad muna tayo ng 10 piso. Baka makalimutan eh. Boss, bayad. Makan tayo. Okay, kain lang. So makain yung mga gwardiya. Yan, so pupuntahan ko itong pizzeria na to. Yeah. Ginagawa mo? Maraming gabi, time check, 7:45. Ito may Grab 990. Grab. Kaya po yun, ma'am. Pangalan mo, ma'am? Nadine po. Okay. Yeah. Dati sigurong rough road to, no? Dating rough road. Tapong ma'am, oh. Salamat, ma'am. Naguluhan ako sa kanya kasi wala namang rough road. Hinahanap yung rough road, wala naman. Anyways, we're done. Deliver yung pizza sa CS. Ginagawa mo! So guys, we're done para sa biyahe natin ngayong araw. So, from 1:30 ng hapon hanggang alas 10:30 ng gabi. Magkano ang kinita ko sa Grab Food sa bagong update ni Grab October 25, 2023, as a tire member? Ang net earning ko ay 1,460 for 18 rides. Sana all. Pero kung tatanggalin mo yung commission na expenses ni Grab, magiging 1,360 na siya. So, 18 rides meaning 18 na booking yung na-complete ko o 18 na customer yung na-i-deliveran ko ng pagkain. Pero for me, hindi ko ma-predict exactly kung magkano yung daily income ng isang Grab po na gaya ko ngayong bagong update na. Kasi hindi naman palagi malakas yung booking. Kumbaga nakadepende sa pasok ng booking o nakadepende sa kung ilang booking yung may i-deliver mo sa kikitain mo. Kaya depende yung kikitain natin sa daily. Na sa yung daily na kinikita natin ay nakadepende sa mga booking na natatapos natin. Kasi nga madalas matumal yung pasok ng booking sa atin. Lalo na sa mga tumatambay dyan na matagal na tutukod ng 2 hours, 3 hours. Kaya apektado yung kita. Pero minsan naman, okay naman yung ano lang, pag mga rush hour, so okay naman yung kita. Kaya nakadepende lang talaga sa sipag ng rider kung gaano siya katagal bumabiyahe o kung ilan yung mga customer o yung mga booking na pumapasok sa kanya. Also, I just want to take this opportunity para pasalamatan yung bawat isa sa inyo para sa pagsama nyo sa video na ito. Maraming salamat. Also, if you like this video, please like and comment and subscribe. Kung meron kayong mga tanong, ideas, addition, please comment below. So, sasagutin natin yan. Alright? So, I think hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat muli. So, I think hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.